nangangapan naman ang mga ahas mo? Hindi yan ang hindi pa kayo nahiya sa mga bisita, ha? Anong kaguluhan na naman ba to, ha? Pa, nahulog si Maida at si Brianna. Ano to? Pag may gulo, si Brianna na lang lagi may kasalanan? Hindi magagawa ni Mai gumawa ng kwento para lang manira ng tao. Tugod pa, Wes, ang binuhos ko sa kumpanyang ito para marating man kung nung meron ako ngayon. Kaya lang, may nawawala sa sarili mo na hindi mo ma-explain. Pagkaramdam na hindi ka buo. Nangyayari ang mga gulong ito dahil sa mga taong hindi naman parte ng pamilya natin. Oo, ginalit mo sa amin si Lenlen at si Ella. Maliban dyan, wala ka nang dinala dito kundi gulo. Why don't you go on your own way? Hanapin mo ang pamilya ni Mai. Hanapin mo ang mga tanong kung saan talaga siya galing. Hindi ko po ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko po ito para sa mga anak ko. Pero kung ganito po yung nangyayari, palagi na lang kami ni Mayer na si Sise at naiita siya ng Ella at Lenlen. Siguro nga dapat na kami magsimula ng bago namin buhay. Aalis na po kami. Hindi, wala nga alis. Ella, Lenlen, Diana, kahit na anong gawin nyo, magkapatid pa rin kayo. Pamilya tayo dito. Nabuo nga ang pamilya nila. Pero malayo pa sa katotohanan na magkaayos-ayos lang yung magkapatid. Hanggat hindi naman ho kasi natatanggap ng tatlo na magkakapatid sila sa amin, hindi matatahimik tong bahay na to. Ella, Lenlen, itinira natin yung mga away, yung mga bangayan, yung asaran. You are my sisters, at dapat nagtutulungan tayo. I'm sorry, Papa, pero hindi ko po tanggap bilang kapatid sa Brianna. At kung hindi mo po tanggap yun, dyan na po kayo sa Brianna niyo. Hindi kita pinalaki para maging bastos. Papa mo yung sinagot-sagot mo. Yun ba yung tinutulong ko sa inyo? Pero Nay, nakuntanin mo po yung ginawa nila sa inyo, di ba? Binastos nila kayo. Tapos maniniwala na sila sa drama ng Brianna ngayon. Siyempre, hindi nilalabas ko lang po yung nararamdaman ko. Kaya hindi na pwede gawin sa atin to. Anak, alam ko kung anong pinagagalingan mo. Pero hindi ka dapat nakikipagsabayan sa kanila. Ako, kaya ko tiisin. Kaya ko makapagsalpukan sa kanila. Dahil ako to, kaya masakit. Ko. Masakit. Ano? Masakit para sa akin na makita kayo nagbabago dahil sa mga nangyayari. At baka yun, ayoko mawalan kayo ng respeto sa papa niyo, sa lola niyo. Hanggat kaya niyo tiisin, magpakumbaba, gawin niyo. Napakabuti ng papahayin mo para gantihan mo siya ng pambabastos. Sorry sa akin. Hindi ka na sorry sa Papa Jaime mo. Pero paano kayo ni Miley, Nay? Paano ko palayasin kayo ni Mamita? Huwag kayong papayag, Nay. Huwag niyo kami iwan ni Lenlen. Nay, kung papalayasin kayo ni Mamita, sama na lang kami sa inyo. Ayaw na rin naman namin dito, eh. Hindi kami magiging sa'yo kung wala kayo ni Miley dito, Nay. Anak, kayo magsalita ng ganyan. Men, kaila ano ba? Si Sir Jaime yung totoong tatay niyo. Alam niyo naman kung gano'n natin katagal hinintay ito, di ba? Kung gano'n katagal hinintay ito. Kapag sumama kayo sa amin, babalik na yung lahat sa dati. Pero pag sumama kayo sa totoong pamilya niyo, mabibigay nila lahat ng pinapangarap lang natin dati. Naalala niyo naman siguro, di ba? Ang dami natin pinagdaanan para lang mapunta tayo kung saan kayo ngayon. Tapos itatapon niyo lang?
ko na ito ng ganun-ganun lang? Ha, Ella? Jaime, kinampihan mo na naman si Lillian. Kaya lumalakas ang loob ng babaeng yan dahil alam niya may backup siya. Mawala akong kinakampihan. Ang akin lang, I'm just doing kung ano yung alam kong tama para sa atin. Para sa mga punyo, para sa mga anak ko. Eh, hindi nga tama ang pagtira nila dito. Lalo na para sa mga apo ko. Nakita mo naman kung paano ka sinagot ng anak mo kanina, di ba? Para lang i-defend ang nanay-nanayan niya. And to think, nakikipagbati na si Brianna sa kanila. Jaime, it is clear as day na ang talagang problema dito ay si Lillian. As long as she's around. Paano tayo makakadiskarte sa pagpapalaki kay Lenlen at kay Ella kung umaaligid ang Lillian ngayon? Kaya nga, Mamay. Mas kailangan mo natin si Lillian ngayon dito at si Manny. Sa tingin nyo ba, pagka umalis sila dito, makakatulong yun? Baka lalong lumayo ang loob ng mga apo niyo sa inyo at ng mga anak ko sa akin. Ma, I'm really sorry but I've made my decision. Okay? Dito sila mag-stay. Titira sila dito. Hindi ko talaga alam kung anong putahe ang inihain ng Lilia na yan sa'yo at hindi siya mabitawan. Alis si Lillian sa bahay na to. Ano ba talagang totoong basa? Kendra, ginagawa ko yung para sa mga anak ko. Di ba dahil ba? O para sa sarili mo. Mukha nga. Ano no? Ikaw magulo. Nakita ko kayo kanina. Iba yung titigan niyo. Sa harapan ko pa kayo naglalagyan. Sumagot ka. May gusto ka ba sa kanya? You know what, Kendra? Don't be so paranoid. Alam ko ba't ka nagkahagan yan? Kasi, tinutungo ako talaga nun. Natural, natumba yung tao. Eh di tinulungan ko, di ba? Mabuti pa yung surrogate mother na. Nung natumba, sinalo mo. Pero ito ang primo, Nana. Wow. Eh di sana, nagpatumba ka na rin para nasalo kita. Tanggalin! Ano naman? Kendra. Listen, I'm sorry. Okay, hindi ko sinasadya. Pagod lang ako, ang dami kong inisip, ang daming mga nangyari. And you know that, di ba? Pero... wala ang problema ko sa'yo. Yung pag-arte na, how you act right now. Diba, very high school. Napaka-immature. Hindi immature ang pagsiselos ko, Jaime. Nagsiselos ako because you are giving me reasons to be jealous of. Kaya ang dami-dami mong inaasikaso yung kasal natin ngayon, hindi mo binibigyan ng oras. Hello, Kendra.
Kung ganyan pala, hindi pa tayo kasabi. Selos ka naman sa selos. Nang wala namang dahilan, wala sa lugar. Nanagay. Nanagay. Siguro, sumaganda ko muna lang muna natin sa pag-iisal. Ano mangyayari? Mag-aawal. Mag-aawal na tayo. Diba? Babangayin lang tayo. What for? I'm sorry. Ryan. You can't do this to me. Gumagawa ka na ng alibag para hindi matuloy yung kasal natin. But I am not going to give you an opportunity para maagaw ka ng iba. Don't do this to me. Don't do this to me. Our wedding, his, ako sa partner niya. Hanggang ngayon may inom ako. Hihilo na nga ako eh. Pero kayo sir, mukhang tayo na yung mahina kami na. Alam mo. Sa totoo lang, agad ang pakiramdam ko. Parang mahina na ako. Pero I'm sure kung nandito rin siya, madi-disappoint din siya sa akin. Ganun daw, yan. Dahil wala akong magawa. Pira. Pero alam mo, hindi ko rin maintindihan. Kung ano pa yung nangyayari sa akin yung dito. Bakit? Pupo. Kung bakit kailangan ko daan ito balik sa buhay ko. Alam mo, naghihirap ako lahat ginawa ko para makita yung mga anak ko. Nakompleto ko na sila. Pero anong nangyari? Halos nagkagod lang lalo. Pero yung mga aking tatay, hindi ko sila mapag-ayos. Pagkatapos ito pa si Kendra, di ba? Nakisabay pa. Wala rin naman na itutulong. Mahabang proseso yan eh. Yung pinoproblema nyo, yung mga anak nyo, sa kayo mapapangagawa nyo. Aray, mahirap talaga pagsabayin dyan. Siyempre, priority ko yung mga anak ko. Pinagusto ni Mike eh. Yung kasalaman namin ni Kendra, pwedeng... Bakit kaya itong batang ko eh? Tsaka na lang yun sa susunod na. However, pwede rin kahit hindi na matuloy, di ba? Huwag ka sa ating mangurot! Sir, tama ko ba yung narinig ko na nagkagalawang isip ko yung pakasalan si Ma'am Kendra? Hindi ko maintindihan para at sa tao. Akin na! May nagsasabi sa akin na... Akin na si! Pakasalan siya. Dapat hindi matuloy yung kasalanan.
Sino yan? Si Leon. Tama na ang panahon ng pagsusulit ng kreta. Titigil ako na talaga ang pagsusulit ko. Dahil alam ko, Darcy, na kailangan hindi na siya makapasok sa buhay ng pagkakalulia. Brianna, subunan mo. It's time to leave. Okay. Kailangan mawala yung linya na yan sa buhay ng mga bata at ni Jaime. Successful ang plano ko, tuluyan ang mawawala si Lillian sa buhay ng mga Claveria.